Good day mga ka-sounds, welcome back na naman sa ating panibagong video ngayon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako pala si Henry. So mga ka-sounds, connection ulit tayo dito dahil may nag-request ng ganitong connection. Matagal na ito pero hindi ko ata pa ito nagagawa. So yung gagawin natin sa ating connection, kung makikita ninyo yung setup natin dito, 215 na equalizer, crossover, tapos triple amp, tapos yung ating mixer dito na Broadway NBRE series. So ngayon yung gagawin natin, yung kada channel ng ating crossover at saka 215 na equalizer, isi-separate natin ito. Bali, gagawin natin dito yung channel 2 ng equalizer at saka crossover natin. Gagawin natin ito na pang mid-high. Tapos yung channel 1 naman ng ating equalizer na ito at saka Broadway na crossover na ito, isa gagawin natin ng pang low. Wag na wag nyo palang skip yung video natin para maintindihan ninyo yung connection natin na ito. Yung ating connection dito para lamang ito sa mga baguhan, sa mga expert kahit na hindi nyo napanoorin yung video natin na ito. Ulitin ko lamang yung ating equalizer, Broadway ito na EQ215A. 215 na equalizer ito. Tapos yung crossover naman natin, Broadway din ito na PR234Q. Amplifier natin, Josson Saturn Max, Josson Jupiter Max, yung pang mid natin, pang high natin ito. Tapos yung ating pang sub dito, yung ating Broadway NBX5. Tapos mixer natin, Broadway na NBRE series, 8 channel mixer. Sa mga speakers naman natin, yung pang mid high natin, Broadway ito, yung MD12 1K Pro pang mid. Tapos HDC 600 watts na Broadway na tweeter. Tapos yung ating pang sub naman dito, yung ating dalawang NBS 1212 na 1200 watts ng Josson. So mga kasan, simulan lang natin yung connection natin dito at saka konting soundcheck lamang tayo. Bali, hinaan lang natin yung soundcheck natin dahil may klase sa elementary. Kung makikita nyo, nilagay ko sa loob yung ating speaker para medyo makapagpalakas tayo ng volume mamaya. So ito nga mga kasounds, punta tayo dito sa ating mixer. Makikita natin sa mixer, meron tayong main output. Yung right natin is pang mid-high natin, yung left isa pang low natin. So saksak lamang tayo dito sa ating right channel ng mixer natin. Ito yung pang mid high natin. Tapos i-connect natin ito sa ating equalizer. Dito sa ating equalizer, sa input channel to, dito natin yan isasaksak. Drum mixer ito. Tapos yung ating equalizer, i-connect naman natin ito sa ating crossover. So makikita ninyo may output dito yung equalizer. I-connect natin yan dito gamit yung XLR pa rin. Tapos papunta yan sa input ng ating crossover dito. So yan, saksak lang natin. Connected na yung ating equalizer dito sa crossover. Ngayon, yung ating dalawang amplifier, yung Josson Saturn Max at saka Josson Jupiter Max, i-connect yan natin dito sa high mid dito sa ating crossover at saka sa high dito ng ating crossover. Unahin natin dito yung pang mid natin, yung ating Josson Jupiter Max gamit yung XLR. So yung ating amplifier na ito, sinet natin siya sa mono. So isang channel lamang yung sasaksakan natin dito ang input A ng ating Josson Jupiter Max. Pero pag integrated amplifier yung gagamitin ninyo, makikita nyo mamaya yan sa, ano, sa ating Josson na Saturn Max na connector yung gagamitin natin. So i-connect lang muna natin yung ating pang mid. So connect siya sa input A tapos i-connect natin ito sa mid ng ating crossover. Makikita ninyo may mid dito yung ating crossover, isaksak natin. So yung crossover pala natin nakaset yan sa stereo. Tapos connect na rin natin yung ating Josson Saturn Max sa ating crossover. Ito nga mga kasounds, no, kung gagamit kayo ng integrated amplifier sa mid, so gagamit kayo ng ganitong connector, yung XLR female going to dual RCA. So yung makikita ninyo yung ating Josson Saturn Max dito dahil integrated amplifier yan, ito yung connector na gagamitin natin. So magsaksak tayo dito sa ating Josson Saturn Max sa kanyang input. Yan, makikita nyo, left right, saksakan natin yan. Tapos ito, isasaksak na natin ito sa high ng ating crossover. Ganyan lamang kasimple yung connection natin sa mid-high natin. Ngayon, yung ating next connection, channel 1 ng equalizer at saka channel 2 ng ating crossover, yan yung gagawin natin na pang-sub. Sa pang-sub natin, isa lamang na amplifier lang naman yung i-connect natin dito. So, balik tayo dito sa mixer natin. Yung left channel natin, ito yung pang-low, saksakan ulit natin yan ng ating XLR. Tapos ito, i-connect naman natin ito sa ating equalizer. Ito yung input ng ating equalizer. Kagaya lang din kanina sa mid, gawin lang ulit natin yan. So, connect natin yung input. Galing mixer yan. Tapos i-connect natin yung equalizer papuntang crossover. So, may output dito. Papunta yan dito sa ating crossover.
So ngayon yung ating pang-sub na amplifier, yung ating Broadway and VX5, i-coconnect yan natin dito sa low. So yung mid-high dito, wala na yung gamit dito, hindi natin ito magagamit. Yung side dito is low lamang yung kukunin natin. I-connect lang natin yung ating XLR. Tapos i-connect natin ito sa ating Broadway and VX5. Sa likod ng ating Broadway and VX5, may channel 1 dito. Dito tayo magkoconnect sa kanyang input. Tapos dahil power amp yung ating Broadway and VX5 na ito, kailangan natin yung connection dito, naka-mono. Depende sa inyo kung gusto ninyo na i-mono yung inyong power amp. Okay lang din. Sa akin, sinet ko na lamang siya sa bridge. Tapos isang speaker wire yung kinonikan ko dito. Bali naka 4 ohms load yung bridge mode ng ating NVX5 dito. So ito nga mga kasounds, bali mag sound check tayo dito. Unahin muna natin yung mid-high natin, timplahin muna natin yung mid-high kasi hindi pa natin ito natimpla. Pakita ko sa inyo kung paano siya timplahin. So apply tayo ng music. Volume lang tayo sa mixer. So volume tayo dito sa ating pang mid muna. So kung maririnig nyo, ito yung pang mid natin. Mag-a-adjust tayo dito sa low mid na knob. Hanggang 140. Depende sa inyo kung ano yung tunog na gusto ninyo. Ito mas maganda. Mas clear pag dito. Sa kanyang high mid high. So ito yung kanyang tunog sa ating mid. So punta tayo sa high. Volume tayo dito sa Saturn Max. Bawas lang tayo sa high. Napakalakas. Equalizer natin yan, gumagana. Depende na sa pagpihit ninyo kung anong gusto ninyo tunog. So, ito yung ating mid-high mga kasan. Sa tingin ko, okay na to para sa akin. Hindi lang tayo mag-volume ng malakas dahil may klase sana sa elementary school. Lagyan na natin ang sub natin. Yung pang sub natin. Ito, pwede naman natin dito, palambutin natin, dito lalambot siya. Pag gusto yung patigasin dito, yan. Ito malambot sa 140 Hz. So set lang natin siya sa 240. So ito yung tunog ng ating sound setup mga kasounds. Ganda ng tunog mga kasounds, okay na rin. Hanggang dito na lang yung connection natin dito sa ating sound setup. Kung marinig nyo sa ating sound check, okay naman yung ating connection na ito. So sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video natin. Paki-subscribe na lang pala ng ating YouTube. Meron din tayong TikTok account at saka Facebook page. So sana mag-follow din kayo sa ating Facebook page tapos sa ating TikTok account. So hanggang dito na lang muna sa mga bagong nag-subscribe. Huwag nyong kalimutan na i-hit yung notification bell button para sa mga video updates natin i-upload. Maraming salamat mga kasounds.